Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze po natin yung round 8 game ni Wesley sa Chess9LX na kung saan ang kalaban niya po dito ay si Russian Grandmaster Peter Svidler. So bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. And mag-stick po kayo sa end ng video para i-discuss po natin yung score. And abangan niyo po yung next video ko para malaman niyo kung sino bang nag-champion sa tournament na ito. So dito ang position nila is ganito. Ayan, hindi ganyan. It kasi regular chess 'yan. Ayan, so ganito po. So kumukha din ng regular chess, bakit? Kasi yung rook and knight andito. Ayan. Yung bishop andito sa A1, so parang naka-develop na kaagad. Yung knight andito rin. So yung tatlong pyesa walang pinagbago, yung queen and bishop pinagpalit lang. And after E4 ang tinira dito ni Svidler ay C5. So parang Sicilian, nag-knight F3 and knight C6. So kumukha talaga ng regular chess and alam nyo naman na maganda yung Sicilian opening as black. Ayan, so after knight c6, tumira ng castle. So nakapag-castling kaagad, nag e5 and then c3. Ayan, so parang binabarahan yung bishop pero binubuksan naman niya yung isang bishop doon. And ang idea kasi nitong c3 pwedeng mag d4. Pero may isa pang idea dito si Wesley na ginawa niya after knight g7 at iyon po ay b4. Ayan, so parang sacrifice. Pero pag kinain yan, kakainin lang, and after knight takes b4, may queen a3 na tira. Ayan, pag nag a5, let's say mag a5 or mag knight c6, pwedeng kainin ito, maganda na yung position ni Wesley. Malakas yung pressure. Ayan, yung bishop nakatusok na doon. Yung bishop, isang punta na lang doon, may pressure ulit. And yung dalawang rook niya, nakapwesto na kaagad doon. Pwede nang mag-pawn storm dito. So, hindi kinain niya ni Svidler, tumira lang ng d6. Ayan, and after d6, kinain, and then queen a3. So, ang idea po nitong queen a3, inaatake pa rin yun. Kaya napa b6 si Svidler dito, and then d4. Ayan, so makikita nyo na parang effective yung method ni Wesley na ginawa dito. Kasi, ang lakas ng pressure sa center, and yung mga pyesa ni Svidler hindi pa gaanong nakapwesto. Ayan, so after d4, kinain to ni Svidler. And then c takes d4. Ayan, so sinusubukan niyang i-exchange para mabawasan yung pressure. Pero kinain lang yan. After knight d4, bishop takes d4. So after massive exchanges, malakas yung bishop ni Wesley dito. And nagkaroon ng pawn structure na kung saan merong pawn majority si Wesley sa kingside. Same case naman kay Svidler, may pawn majority siya dito. Ayan. And after bishop d4, nag-casting na dito si Svidler. So kung regular chess yan, siguro talo na yung black dito kasi yung king ang pangit. Ayan, hindi maalis ka agad. May f4, e5, f5 na and bishop b3. Pero syempre, chess 960 ito kaya after castle, parang perfectly safe na yung king. So after castle, nag-bishop a4 dito si Wesley. Take note, kapag kinain to, hindi ganun kaganda. Kasi pwedeng mag knight c6 or bishop e4. Ayan, interesting find by the engine. Pag kinain, may knight c6, double attack. Ayan. So after bishop a4, tinutukan yung rook, nag knight c6 dito si Svidler, and then queen c3. So patuloy ang pamimressure kahit nakapag-castle na, and dito sana ang chance ni Svidler para ma-equalize yung laban or pwede pang lumamang at iyon po ay B5. Yan. So mahirap yan kapag dumidepensa ka, lalo na ang mga tao, ang mga chess player, usually ang gusto nilang gawin kapag inaatake is dumepensa, which is a mistake and hindi ganun mag-isip yung engine. Kasi ang engine gusto niya counter attack. Ayan. So B5, pag kinain po yan, merong bishop A5, makakain yung rook pag umalis sa pin. Ayan, pwede nang kainin to and then kain yung rook dito. And after the complications, ang fine-favor po dito ng engine ay yung black. So hindi yan nakita ni Svidler, ang ginawa niya ay F6. Ayan, defensive move, kaya natirahan ng rook C1. Merong pin na masakit dito and wala na yung tuhog na bishop A5. Not to mention, kapag ginawa niya yon, ayan, tag bishop A5 siya, pwede lang mag queen C4. Merong check kasi nag F6 siya, na open yung diagonal. So ang ginawa dito ni Svidler after rook c1, nag rook takes e4. Ayan, kumakounter attack dito, nag knight dito lang.
And then nag-rook g4. So gusto niyang mang-bluff dito. Ayan, may chance yun makapanggulo. Pero tinirahan lang ng f3. And then finally, kinain niya to. Ayan, hindi pala niya kinain. Kasi pag kinain niya, ayan ang gusto ng engine. Pero matatagalit kasi kakainin. And rook c8. So dapat ito na lang yung ginawa ni Svidler. Tagilid na, malamang matalo siya eventually. Pero may chance pa makatabla. Ang ginawa niya dito instead of that ay rook h4. Ayan. So tinry niyang i-delay ng isang tira yung kain. So after rook h4, kinain lang to. Ayan. Nag queen c6 and then bishop c6. So dito po try niyo yung hulaan kung ano yung tinira ni Wesley. Na sa tingin ko eh yun yung na-miss ni Svidler, kaya niya hindi kinain itong bishop. Ayan. So nag-decide siya na mag-rook h4 kasi akala niya magiging okay lang. After bishop c6, kakain dito. And then rook d4, equal lang ang position, ang material, and lamang pa si Svidler sa pawn. And lamang pa siya dito, winning pa siya. So try niyong hulaan kung ano yung na-miss dito ni Svidler at nakita ni Wesley. Ayan. So sasabihin ko na po, kung gusto niyo pa na mas maraming oras, i-pause niyo lang yung video. So after bishop take c6, merong bishop f2. Ang tawag dito ay in-between move. Ayan. So hindi muna kinain yon, tinutukan yon. So bitin yung bishop, bitin yung rook, and kailangan galawin yung rook dito. So after bishop f2, walang way para madepensahan parehas, kaya mapa one piece down dito si Svidler. Tumira na lang siya ng rook a4. After kain, nag-rook takes a2. And after knight e4 ni Wesley, na-resign na lang siya dito kasi hindi niya din matulak yung pawn. Halimbawa, tumira siya ng b5, pwede lang siyang tira ng bishop c5, wala nang mangyayari dito. Ayan. And not to mention, itong rook na to, pag gumalaw, may knight d6 or even rook c8. Ayan, may mga ganyan tira, losing na talaga. Kaya after knight e4, nag-resign na lang siya dito kasi hopeless na po yung position. Ayan. So dahil dyan, nag-tie po si Wesley sa leading. Ayan. So 5 points siya. Apat silang 5 points going into the last round. And abangan nyo po yung next video ko na kung saan a-analyze natin yung last round game ni Wesley kay Grandmaster Hikaru Nakamura. And aalamin natin kung nag-champion ba siya dito sa Chess 9LX tournament. Ayan. So hopefully nag-enjoy po kayo and natuto kahit papano. Kung ganun po ang nangyari, please like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po, mga pa-jaffers!